Today is
when we will reach our destiny of being obeyed to the call of God, God will appear unto us. So nga ijay nangayabang ti apo kada tayo nga lugar at parang niya apo Diyos kada tayo. Sumaro no, the altar of the Lord. Iti panangayap ti apo kada tayo maibangon na yung altar ti apo. Number 3. Iti panangayap ti apo kada tayo, when God will call us, God establish all the reminders about His promises. Establish na dagiti reminders kada kiti karina kada tayo. Number 4. To believe the promises is our righteousness. Kada kiti nayapan kini apo Dios, just only to believe the promises, and that's enough for you to become your righteousness. Next, God knows the future of our descendants, or the future of our faith, or the future of our ministry. Mauni, no one can stop the Lord at the appointed time. Okay. Dagita, dagiti, binsa-binsayin tayo. Kapag ay pusingan, iti mensahe, iti na ito yung landaw. God will give some additional missions. Asaan ko nga ibalikas? Kasiyan. Kasiyan, iti situation, iti parang i-deliver ni Apo, iti mensahe. So nga, we are only human nga kunada. We are only limited. So, as of now, ibagat, dagiti mabalik ko nga sa way. Kat nayunan to ti Apo. Amen. Amen. Tapos na kamawa na tayo rito ng mensahe, dahil iti basit na summary about the call of Abraham. It is about almost 2,000 years BC when God called Abraham. The name of Abraham before is Abram. Saan na Abraham? So, God called Abraham. Kuna ni Apo Diyos kini Abraham. Pumanaw ka iti lugar mo. Makuling nga isa din, baga ni Apo Diyos para kayo, ano, nagtagabaho kayo, nagpingan ka kayo ito. Yung salino, tinagapuan tayo. Kat mapangka iti lugar, di na doon mga passages na i-mention, kuna na, mapangka iti lugar, mapagayusan ti Diro, kung katas. Kung saan nga na ibalikas iti leta na next tayo. Kat pagbalinan kanto nga dakkel nga nasyon. Kat pagbalinan to kinagan mo nga dakkel. Kat ikang kanto ti adlo nga putputo. Akas ti ka adlo dagiti between iya tangatang. In the other verses kunana kas iti ka adlo ti darat iya igit ti baybay. So in short, mapan ni Abraham, kung yung kamot ay kanaka ng alilo, nakadalo na, hindi ay naka-promise. Kat dinamo nga lugar, nalimalunan na, mas kunang tibibya, hindi ay lugar ti Sikim. Kat hindi ay, hindi nakadalo na iti Sikim nga pasat iti destinasyon, nagparangin ni Apo Diyos kini Abraham. At the first time, nga nakita ni Abraham ti Diyos, nga nangayap ka niya na. So ito na ikaw. Kat nagmogda iya'y bitil, kat hindi napan niya'y bitil, saan sa kamagnet ni Abraham iya'y, iso nga nangarabit man ang altar iya'y bitil, kat sigot iya'y, baga kuno, kuna naman yung verse tayo. Iso ti altar na pangawawa ka na kiniapo ko. Tata, iti apa pa na salita. Nalagit ni Abraham, na kuna ni Apo Diyos, hindi ayaban na nga. Paadlot, tiputok mo. Dagdali, aksa nga kasutun ni Abraham, kung awan pa, hindi na iputok na nga may isa. So, makuna ni Abraham, nakaya ko na Apo Diyos, awan pa, tiputok.
Gabi kami na asawa na nga ni Sarah. Asawa nga Sarah. Kaya rin ka siya asawa ni Sarah. Di kami na asawa na nga Sarah. Nadanagan. Kupunana. Ay pututap na niya katulog ko na. So ada yung putok na nga may sa. Kupunan niya ay Abraham. Kaya tuwin at tawin itikari. So habang nga kita niya ako Diyos ni Abraham nga pangpangadwa. No, ikan ni Apo Diyos, iputok na nga kasla iti stars, ika aduna. Kasla iti dar. Kat makikitan mo ni Apo Diyos nga di, magbaga ni Abraham nga mga ipatungpal, iti kari ni Apo Diyos, kat iya iputok na iya saan nga kinisara. So, sabalin mo namin sa ide, kasi mistory ate, at lima oras. Pagdaanan nyo. Kuna ni Apo Diyos, haan nga na ita, tagtawid ko. Ikan ka ti anak mo. Kat dahil to ti atawin. So, kasla nga naransaka ni Abraham. Kaya in-confirm mo lang ako. Siguro, kinita ni Abraham niya lang nga. Dahil di niya lang nalianap na nga ni isa 100 years. So, at mo, doon siya kayo mag-iari yan. Ano ati, buo mga purawag siya. Ako pa iputok na. Now, di ako ba nasalita, hindi ka niya ako Diyos itiputok na nga isa. Tata, di problema, may isa na niya intent na nga putok na. Magnagang di isa. Kat kasi niya ay naibagak tatay ka division ti mensahe tayo, inbakitan pa lang niya ako Diyos na masakbayan iputok na. Baga ko lang nablaba. So, ha kayo ang agliliwan kasi putan nito yung baga. Isong ni Apo Diyos, amuna na dyan arami din nga ikan na iti may masama kung butaw. Kat amuna mo at nga ang angit na masama kalag iti descendants ni Abraham. Data, habang nairak ni Isaac, ito yan. So, ano na kayo din sa saan ni Abraham? Kunayo, niya mo dito yung dinakay yung tating kayo na kapunod ko. Eh, baga na pala yung masakbayan niya yung punod ko, nga maadipot pa lang yung 400 years. Doon na sa kipot niya, no? Kasi, nung ikan na katipunod mo, tapos ibaga niya ako Diyos, nung may tingapunod mo, adipunod to, nasyon, masaan na nga lugar, iti 400 years. So, kayo dumamot ang trials, di ba matkin niya ako Diyos na ito? Nung nagdumaura, huwag din naman pati, nung kastantumot lang, na nagitiputot ko, kung maaling ko ni 400 years. Itata, in my day at simpo nga, pinasyal na kita ang hilis ni Abraham, nga ibagada nga, ang tututong. Kat tayo timot Sarah nga, siguro, less than 100 years, kitawon ni Sarah, nearly to 100 years, Ngayon 80. Balik ang 83 titawon na rito. Kasan mo nga ganaka? 83 or 90 ito. Mabalik na kasi siguro. So, kumani ako Diyos kami yan ha. Agaaya impossible kini ako Diyos nung madano di panahon. So, agaaya impossible kini ako Diyos nung kunanan na tumaktor di simbahan. Di ba? Tumaktor. Yes, sister. Testimonyo nito tayo kasi ano matak ng mati na. Nung awan din pa si Pedro, wala niya ako niya, smagtag, disimbahan tayo, magtag. Okay, kapan tayo, ito kasi tayo, babang istorya na. So, tatlo lang, mawatan tayo na ito, tatarayin ito, istorya tayo. Okay, the call of Abraham is the beginning of his promises. The call of God to us is the beginning of his promises. Individual. So mawatan tayo nga, hindi ayabang niya ako Diyos ni Abraham, inrugi naman tayo ngayon baga, nagiging karinakin ni Abraham. Kasi itinaitan, mabasa tayo dito, Genesis in chapter 12, verse 1 to 3. Ang sabali ngayon baga, ni Diyos nga karina dito, nung saan na niya, to become a great nation. God promised to Abraham, to become a great name. And God promised to bless him. And God promised
to bless those nation who will bless him also, and to curse those nation who will curse him also. And God promised that he will become a blessing to every nation, to every people. Oh, mula niya, di tayo napasalitan ng pagbalilan ng bendisyon. These are the promises of God to Abraham. So if God do this way of calling to Abraham, not calling Abraham only, but with the promises, that is what God did to us. Isunod niya, tinarami niya ako Diyos para tayo. Inayapan na na tayo mat. Kakuyong nagiting ang karina. Although, saan nga kas karina, kas jay, inkasta niya ako Diyos na may ibagati karina kada tayo. May Abraham, no, basbasahan tayo na takas lang sangon-sangon na communication. Inkasta niya na may ibagati karina. No, para tayo nga panawal, sa man nga sawon-sawon tingkas ka niya, ako Diyos nga nang ibagay, iti karinat itong kalmay sa kala tayo, nga magyaman tayo, katag iti inayaban niya ako Diyos, nga isulat na indala na babaan ni Espiritu Santo, tag may surat na lang iti pasat na santo nga surat, nga lang iti yung pasat na santo, agaamin ni talag iti kompleto nga plano niya ako Diyos, iti itong kalmay sa karawa nga inayaban na, at talag iti karina, iti may sa nga tulog na karawa. So, alahan tayo nga mauray na sa unya ako Diyos, hindi ay suri. Sa unya ako Diyos, masakot-sakot para tayo. Lalo na ganda tayo, magbasa, hindi ay Bible tayo. So, kada tayo nga ayatan nga kakabsat ko na mati ka na gito yung alaldaw, nung kasanot, ipanangayam niya ako Diyos kini Abraham, nga yung sabay na na gito yung ato nga karakari, tas jemot, tinaramin na ka na gito yung tao ka na gito yung alaldaw nga mamati. Nung mawala ko maligit yung aming nga kararuwa, at isang alubungan nga dati kariti Diyos, sinto kaya ba, nga timay sa nakarawa. Lumawatan ko marig iti amin nga karakarawat sa marubungan nga nagito yung kariti Diyos kat awan sa bali no saan nga nagito yung nagiti kang runaan nga kasayaatan nga kasapunan iti biyan. Lumawatan ko marig yung gamay sa karakarawat ka. Sigurado amin nga karakarawat iti rabot ka na at kaya sa itayat na ako. Ang ti problema, iso ti trabaho ti kabuso, iti mang black meal, iti tunggal may sanga karawat at musan lang at atyong kayap ka ako. Praise the Lord, yung tulong kayo kayap ka ako. Ako ba nga makita nga niya lagi ay karinti ako para kayo. Hindi kayo matanaga. God has a lot of promises at it. Saan niya bang nga may kita nga niya lagi ay masagay sanga karinti ako. Kung nabasang hindi ay Bible, amo ko. Ano sa, kaya't mo nga may remind, ano niya rin nga kami. Ulitin tayo mabasahan ni Bibliya ko. Yes, sir. Ulitin tayo. Mabasa tayo ng Bibliya. Agad talaga ang kari niya Apo Yesu at tulog, agad kari niya ito. So, kiyan. So, amo rin nila. Now, ito nagtulog ni Abraham kung nalang ito ay verse 7. Then the Lord appeared to Abraham and said, to you, descendants, I will give this land. And there he built an altar in the Lord who had appeared to him. English kaya diyan, sulat ko tayo kung nakilong kami. Sige. So, iti nakadano ni Jai, daga nga kanaan iti lugar nga mawagan nga sikim. So, kunan niya ako Diyos, nakadarong kamutlaan iti lugar ni baga kung kapapanam. So, agpanangak karong kinga, tanagpong ng kamut. So, na ita, timaysa ng kasasayaatan na yung mula tayo, yung puso tayo. Pampanunutan tayo, na nyaman na ita marikrit na yung nga ayak ti akot itong almay sa kanakoy. Pampanunutan tayo, pampanunutan na ita, nga ijay lugar, nga ibaga, ti akong kapapanam tayo, at dahil sunadjay nga uray ka na tayo. Well, awan sa bali matindi nga isinsimbolo na tayo, ino mapantayo iti simbolo nga kunada, the land of promise nga kanaan, kat isinsimbolo na ijay, makunukuna nga, the promise of eternal life. Iti, iluray niya ako Diyos kada tayo. There's no other than the coming new city. There's no other than the coming the new earth.
There is no other than the coming, the kingdom of God. So literally, when we will reach to the great city, wow, my God, makita tayo talaga ni ating Diyos. Makita tayo talaga. Although kalagitin yung panpanawin, the application of God's appearing to every one of us, there's no other than the manifestation of the glory of God. Matindayaw ti Apo, dahil tagayam iti may sang santayo nga amo, nga maamuan tayo kaligitin nangas kasama. Ngayon tunagayam ang tuntunog na ginihapo Diyos, kat mapantayo iti lugar, or anya nga pasat, iti biyak tayo, iti kayat na nagtanunan tayo, it's not a literal place. Maybe it's only a part of our life. But into na tulog tayo, itinayta na pasat, ibiyag na kunan niya po Diyos, mapapanan tayo. There are the manifestation of God's glory that we will witness because we obey the call of God. Magkita tayo, nagigyan na dayag ti Apo. Ikaw po talag tulog tayo. Hindi at lang, igay, tugigaraw. Kunat, igay, pastor, kunat, igay, direkto. Baka daak ka mapanak ijay lugar ni. Sana ka palubusa. Kasi siya lang siguro ijay ng organisasyon. So nga, nababati guro, nung kaputang may maysak ijay ng organisasyon ngayon, guro, pero bali na ka napatid. So, kasi at sikrito niya po Diyos. Tapos balik ka napatid, ikanil na ka, ijay siksikala na klase, awan di ka magpara. Timawatak lumamisa ka na tayo nga Kristiyano. The first place that God calling unto us, there's no other than our family. Inayabang na tayo. Awan sa bali, maumuna, ng korpos, kanpangga, nga nangayabang niya po Diyos ka na tayo, no saan nga ka po iti pamilya tayo. Now, at na yung kamsap ko nga kaslahaan nga may salakan, tanang iduma na yung inkasta na nga orientation ti Biyan ng Kanya. Nagduma kami. At kunak baka saan nga iso na yedi may salakan at daya may sakap sa kong at kunak baka iso na laklaka nga may salakan. Ngao ko namin pastor padwa kanya. Sikat yan, pastor. Kat miso na pamilya, nagiging may hindi mo. Kat wala, nakwit. So yun, pastor at yan nga pamilya. At habang daan ijay nga paspaslaw, hindi sa bali tinikinan na yan, pasto ka ting pamilat, ubingat pa lang ijay nga tayo, awag ka naman tingubak ko. Nga mabudyay ko na ka, isugot piman ti pakara, hindi pumana ka pa ijay ang organisasyon na tigigaraw. Nga tatlo ministro at ting pamilat. Pudlo, nagparang niya ako Diyos. Hanga nagparang di rupa. Saan nga nagparang, nakastanyak nga nagbago, hindi kaslabarong. Saan nga nagparang iti langat ti tao nga maadatag iti gloria ti Diyos nga isunat ti singgat nga isunat na kita may matangat nga isunat na nakita nga pagkuna madaydalaw ni Apo Diyos na nagito'y nga wangbanan saan ko mga mapasama nga magkaputi panagtulog ni Apo Diyos. God allow all the manifestation of this glory that God wants us to confirm and to see. Kumbaka nga na siguro nakita yung matayag ti Apo. I know God had already great, had done a great miracle unto your family. Mukha rin lang iti-testimonyo nyo. Nagitahan na testimonyo nyo, may narami niya ako Diyos, iti pamilya nyo, kaputa nagturlog kayo iti ayak niya ako. Nagitahan, nagiti pamayaan niya ako magparang ka na tayo. To allow His glory. Baka po na tayo aniyaya, iti dayag kami. Yes, hindi iti amok ti dayag, dayag kas na panglitok nga gumilgilap, kas na gumilgilap nga apoy dito, nagranran yan. When the very simple way, definition of God's glory, there's no other than the miracle of God. That is the glory of God. Although in the Old Testament, there is a Shekinah glory. Nga iso tinagbaling nga silaw parigit Israel, itirabihi. And during the day, it is a cloud na nang linlino kanagit Israel. But the spiritual manifestation of God's glory, it is the miracle of God that will be done in our lives. Kaya kita'y milagro din Diyos
nga maramit ibiyak tayo, dagita ti dayak si Diyos. Uray, kakaroon tayo ti Genesis to Apocalypse, saan nga malaksid na itiya yung mga. Una niya ako, Jesus, ay iti adala na. Tako na ni Kapsa ni Lazaro, oh my God, masikip ni Lazaro. Kung kuna na iti adala na. Kapay sabi ko, kapag niya ni Lazaro, masaksikip. Una niya ako, Jesus. Dahil to, yung abanag, na aramit tak na may parang tidayang ti ako. So, parang na nawawata. Hindi na bandala tayo ni Lazaro. Ngam hindi kunala. Wala, lokatan nyo na yay nakita naman na. Yan po ba ang istorya? Lokatan nyo na yay nakita naman na kunala yung kitang tao. Ay sus, saan mo lokatan tayo kung ano nga lang tinaglabas, nabuyokan. So, na yay tipagkunaan niya ako sa skin ni Marta. Siya tipanagong Marta di niya. Nang bumati ka. So, hindi nilokatan na yay pansyon ni Lazaro. Pinokawag ni ako Isos. Lazaro, rong morka manipo di tangatanan. Kampasan nga impokaw ni ako Isos. Ni rong mor ni Lazaro na wongar manipo ka na itinatay. Dahil to'y tinayang ti ako. Di panagungar ni lagro na ita nga aramid. Katawan sa bali nga mga aramid iti miracle resurrection of the dead. Nasaan nga ni ako Diyos. All miracles that will be done in accordance to the power of God, these are all the glory of God. Dagitoy, dagiti dayag ti Diyos, nga magkikita tayo. So, nagyay iti very simple way nga parang ilawlawag nga the miracle is the glory of God. Iti nabungar ni Lazaro, dahil siya gayang ti magbangalang karang iti adalan nga dayag ti Apo. Amen! Amen! Kamok na oras ang kong pagkati amin mawatan niyo. Iyay verse eko na na. And he moved from there to mountain. We still in Genesis chapter 12. To the mountain edge of Bethel. And he pitched his tent with Bethel on the west and I on the west. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. So nga hindi malipot iya sikim nga damo nga pasit ti lugar nga ginamon ni Abraham. Makanda ijay detail. Kat ijay nga imbango na iti may samanil nga alta. Dadjay nga alta, iso dadjay iti pangawagan na kinilabo Diyos. No, ada lagi ti problema na siguro. Hanga na iti ti Biblia, lagi to yung problema naman. Ada lagi ti na istorya ni ti Bible tayo. Nga amin nga trials ni Abraham kung nakasurat ijay. Nga manipod ka na ito nga sa gaysa wino ado wino manunod nga trials ni Abraham iso na ijay ititunggal isang salita na ijay ayam ti altar nga binaw na katidiyos nga nangayaw kanya na dengdeng gan amin na itibagbaga ni Abraham ijay altar. Madayday ako niya po Diyos. Naibangon ti altar ito yung loknaw. Amen. Daitoy ti altar tayo. At naya sa balik pa yung altar tayo. Iti maliban nga dati altar yung inyong pagigitaan nyo. Aramin at naya pukan ko kayso ti altar ko. Iti maliban nga dati individual nga prayer. Place of prayer iti magbalay tayo. Daitoy. Ti common altar tayo. Ditoy nga lugar. Kay tagayang tiga po ng in my kayo dito yung lugar. Awan ti may baga tayo. Napay ado na kiti blessings na inawas yung kita dayo ti na iti yung lugar. Ado na kiti testimonyo nyo may narami niya po Diyos iti yung mayo ti na iti yung lugar. At sigur iti ababa na testimonyo nyo. Namin anumat nga na-start to congregation iti na ito yung lugar. Parang how many times na there is a regrouping. Parang sumandang, may eroke, mawara, mas matipo. Lang malayday ako niya po Diyos, saan nga nadyay, itikit kita niya po Diyos, itikit kita niya po Diyos, kada kita yung nalagaw, iso nadyay, nabangon niya altar, itinay ting lugar, nagagawin niya altar, iso din sa gana niya po Diyos, daan mo na matunggal, may sa gana kayo, abdong nikitigal karan na Diyo, abdong nikitigal
kitang dawatin yung kinya po Diyos, kat na yung pag-unay, di kada na ito'y nga antar na intan niya po Diyos, kat ito'y tayo nga sasapat, katunggal may sa nga mga ibaga, kanag iti prayer request, katunggal may sa nga tayo, at kitang nulong tayo nga mga ikararag, kanag ita nga ang anak na kanyo. Amen. Di akaw, tikita ka sa uwan na gaya, ito yung nakapsam. Yung na ito'y ti altar. That is the most importance why God called you in this place to build up this altar. Kaya ito yung altar. Kaya tala sa ko, amin nga ipagayo ito yung tingkan niya. Saan nga nakas, luan niya ting bagayo di balayo. Luan niya ting kararag yun di balayo. Uridin tayo nga ipagayo ito. Saan man nga nasisira, nasisita nga ibalikas yun, di pre-request na kita nga kararag yun. Saan man nga nasisita nga maamok, akas pastor yun, di na ito yung simbaan, di ito nga pre-request yun. Ngayon ti importante, kat ada di ito nga pre-request yun, ngayon bagayukin ni Apo Diyos, kat ni Apo Diyos, uro-orno na na kita nga kararag tayo, kat na kita nga kararag tayo, taggay saan na ito ngayon, di sa ubat na. Amen. Diyay ba sa mga division ko, there is no impossible. There is no hard things in God at the appointed time. So, dahita hati may sana, kaya't ko ngay baga nga, dahita iti may sana rason na ta kayo iti nga lugar. Kat agyam na ko na kinya ako Diyos, no kas ano nga, na isingatak iti nga lugar. Medyo, pagsitawa ko na iti nga bala. Saan kayo nga pambo? Sa anak nga, dahil yung organization na Sister Price eh. Parang bur-bur siya sa akin, sabi ng Tagalog, bakit nandito ako? Anya nga dati, kaya't ka ako. No, pa'y iti agama nga nalawag nga mga water tayo, isunay tayo, adat tayo amin ito eh. Dat no, dahil ito'y nga altar nga naibangon, kat sang-sang kamay sa tayo nga daydayo nito eh. Sang-sang kamay sa tayo nga mawawag kinihapo Diyos. Sang-sang kamay sa tayo nga gramit ipakinayawan ni Apo Diyos, manaydayo ni Apo. Tsak ano, nandiyan sumarulungan na mido ni Apo Diyos. Lusyak, awan iti, may ipang nakuko nga, bagat ka na kayo nga, kas tinagdoma. So, kasimpul, ano itikas na ka mga sabata? Yan ay isanitarik. Malibang ay baga ka, upuwa mo. Obang, masahan nga na yung kalintilan ko, ma. Okay, kasta, mapanakigin ko na tigibyan, ha? Yung upang ko, dayo, tiyo, naging upan. Kasi po, ano ka, mga liyesa nga naging upan, yung naging dayo. Kasi po, yung naging upan, iso naging dayo. Kasi po, ko na yung Bible, iso nga, makomporta ko ang ideya ng bagat ti Bible. Ano, may ibang nga, pintor ka. Kung pala ko magpintor ha, kasi lahat mga alilaw. Pagtawa ng pintor ka na kayo, baka nung tunayaw, mas pasayin na ka rin. Ano, pintor ka rin. At iba rin, maawa ka na kanya po Diyos. Yung mga kuwa, iran lang talaga mapasalit ka na. Kasi, di, pala, may atigas to. Natural na natural. Yes, amur na panagos. Pag hinabangat ng mamisa, lumabalak yung pisina. Oh my God, tita pa! Urahan ang mamangalang iti ay kwanti sinyo. Kung nangyay security, pa hindi ka pangalang iti number ni sinyo. Kasi lang makonsensya ako. Nagurong ko lang. Sige lang sa ko lang. So, anak ang mamangalang, kasi lang naroon nga, ay, hindi ko nada nga, kung kundawayak lang. Ano hala mo balik? Ano ka kapita ka? Ano ka tapa? Sa tumuro mo na lang tayo. So, wala. Praise the Lord. Blessings kayo. Ang kating umar ka. So, nga yung kapalong kating umar. The blessings tayo. Kung natin yung mother ko. So, nga kapit kinawatan kini mother ko. Buhok ni Satanas. Buhok ka nito. Oh. So, wala. Sinalayo na. Isipin ko na. Mga siya kaan. Ako kasi tarin na teka sa demonyo, tataka niya ako, nubok yung demonyo, dati yung mga. Ano mabalik mo na? That is your own. Bilip. Okay, tuloy tayo naman sa'yo. Mabalik, lilik-lilak kita kasi ito, matituturas. One by year, ito, may isang importante na mawatan tayo. Ito, inayapan niya ako Diyos, at ako mati, ang tatikaharang itibiyan niya.
Kaya kato may sana si Krito na mga isang nalain tayo ang agbinitin niya ako Diyos. Mamawag mo, tibinawin tayo mga anta. Tayo, dyan tayo may baka, nagiging karanak tayo kami ako Diyos. Amo tayo di ag-complain. Amo tayo di ag-comments. Amo tayo di ag-dawa. Mamawag mo, tibinawin tayo mga anta. Mamunag ko na yung resign at isaong mga anta. Isaong kami mga anta. Ito mga words, it is a term of holiness. In my own understanding and according to the Bible definition, holiness is belongs to God. Isa nga nagigay ako ko na nga holiness ka nagigay saan nga about God. Speak na holiness nagigay. There is only one meaning of holiness. It's a belongs to God. Isa nga saan kayo nga ito ko nang tinirong anong tumuktok siya. No, awagan na kayo nga na santuan. Amen. You are belongs to God. The only things belongs to God is holiness. Blame and holy and righteous. He will never be under or become belongs to God. So, praise the Lord! Hey, sa marunong ako tayo, mamati tayo lang iti kariti Diyos ang balita yung righteousness. Kailan po tayo? Okay. Sa marunong, basahin tayo yung verse 8. I know verse Genesis chapter 15, it is verse 3 to 5. Verse 3 to chapter 15, verse 3 to 6, kuna na. You giving me no offspring. And behold, the word of the Lord came to him, saying, this one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. Yeah, tali ka na. Then he brought him outside and said, look now toward heavens and count thy stars, if you are able to number them. That is how the number of your descendants. Dahil tanga versikulo, tiga po na napag-invite tayo ng tanga versikulo. Dahil tanga yung time na question ni Abraham. Matupal na tati ka rin ti Apo kanya. So nati na rin ni Apo Diyos. Umay ka. Kitaan na yung stars. Kasta ti ka adu. Tiputot mo. So, nakita ni Apo Diyos kini Abraham di stars, lalo makita ni Abraham di stars, may palayip ni karit ni Diyos. Wala itang karit ni Diyos, kat saan nga disasaan nga mapasama, hindi biyag na iti kaputukan na. So, sulitay ko na nga, when God called us, He will establish the reminder of His promises. Kada tayo nga namabi, yung mga isa, mabalin nga ang duwa-duwa tayo. Kada gitikari niya ako Diyos. Mamabuyo ka ni dati, ito niya ako Diyos na reminders. Kada tayo. Kat masapol nga, amun tayo na anyari ng reminders. Kat makita tayo na kita, kaski ni Abraham, nga iso ti panang ipatungpal na nga ang paiso ti kari. Kamakita ni Abraham di istas, rin na bini makita na. Kulang niya ako Diyos, kaski ti puto ko. So, kita ka na, awang magpotot na. Rabi, magkita naman, kasutin ko na ni Apo Diyos, magpotot ko. So, nagito'y nga reminders, may makita ni Apo Diyos kini Abraham, had the power enough to conquer the doubt of Abraham. Kastan kaya ni Apo Diyos, makankar, nagiti pa nagdwarwa tayo. Tsaka mo, ano yung pagdwarwaan ni Tibiyan yun? Ay, ada pagdwarwaan tayo, Tibiyan tayo. Nabasa na niya kung nalik mulinda ka niya kanya. Kung nang ikulinda, hindi ang kumensyon. At dahil na giti ang pangpanggap ng mga isturbo tapno ba ikat tinamnama. Medyo narigat ng mapukaw tinamnama. So na ita ti kasasayaatan kang kangrunan itibiyag ti may sanga na mati kitang naka-establish itinamnama. Ngamin, in Hebrew chapter 11 ko na na for faith is the substance of hope of all things.
Masaan tayo may nanakita. So it is God's will to establish also the reminder of His promises to us. Okay, tatlo. Galak na kamawatan tayo. Kunan niya ako si Sinan Rizal. Sa niyo, mapagadanagan mo niyo, di taraon niyo, kita niyo na itibilit na sa tangang trabaho. Mayat ni biyag niya. Kita niyo na itiro, panabigat, malaylay na kita, magamon na kita. Sa kaya nga napintas, di decoration na kita maroro, karakari, di may na itikupi. Ultimo nga apa nga sa mga kaya titao, biro ka na, dahil nga apa. Nanginapay. Magpakanda lang, di ba mo, iingal, ilang ko na katiwang milyon. Kasta di parang kaus niya ako Diyos, tidayag niya ama. Sa po nga nakumit at may matangan ka mapanag niya lang, tidayag niya ama. So, kasla nga nakaskasda o kinaramin niya ako Diyos, no matter na nakumit, basta magparang tidayag niya ako. Kas nakaskit, di kahit na ibagalin dyan. Nung kumatao niya ama, ako na niya manang nakumit, katatagat sila kan, kasla kasi lumayan. So, ano mamisang ka na tayo, matatao ngay nayaban niya ako Diyos. God put all the reminders to us to maintain our trust and faith in God for all the things that He has promised to us. Ay, ano pagbabaan, sister? Yo, bilang saan natin pagbabaan. Ubing ka pa yan yan, kasi sister ko yung kapitiyan mo. Kapabalik ka sa salong sunod, ay, yun na tayo, ako yung spigit. Ay, so bata na tayo ang Diyos ka ito. Kastoy na tayo, parang iklano niya ang Diyos ka niya. Kita ang dahil, bumalak ka taman, alam kas titi. No, nakita ang dahil, titi, malagipot ko lang niya ang Diyos. Saan niyo, pakadanaga? Kita ang dahil, titi. So, timinsay na niya, God put the words also as the reminder of His promises unto us. Kita ang dito, mga malaylay, yung bigat. Nakausan naman, tigaya. Kastiyala, hindi pa nakaisauna, hindi sao. Lang tinaunat na minsay na nilay. Intern niya ako, gusto kita nga reminders. Kada tayo. Kada giti, karkarina. Wala giti karkarina, niya ako Diyos. Awan ti karina nga saan nga ang pardos. Awan ti karina nga ang pardos na kiti. Lang amin niya karina, niya ako Diyos. Kat mangyari ka nga mangyari. Dati Diyos saan nga ang karkarina saan nga nakas na tao. Lang ti Diyos ang karkarina Diyos naman nakabalin. Okay, ulitin ka, karit sa mga tupal. Taada kami ter arikapod na karason. Wang nagigay na rason, unrighteousness na reasons na giyan. Okay. Basahin tayo, Ijay. Verse 6, iti chapter 15 matayo. Kunana, and he believed in the Lord and his counted in his counted it to him for righteousness. So, hindi ko na ni Apo Diyos kanya na bilangang na kita listas. Kat ni Abraham, namati ijay imbagan ni Apo Diyos. Namati ni Abraham, ijay karin ni Apo Diyos. Kat in bilang na kanya na kinarin ko. So, that is the only simple for us to become righteous. Just to believe the promise of God unto us. Why? Why we become righteous? Of believing the promises of God. Because to obey, to have the spirit of obedience, kaya pa sa oran, inaksiptan tayo tinagapukin ni Apo Diyos. Inaksiptan tayo tinagapukin ni Apo Diyos, dahil tayo na magbalik na lang tayo ng righteousness. Amen! Di ba kamalinan na nga saan tayo ng aksiptaran na kitikarin ni Apo Diyos in tono o mighty spirit at ipanagdawa. Ito no mighty spirit of the disbelief. Ito no mighty spirit of the paragsukir. At ito ay nagiging makabalinan na nga awang pamati tayo di karina ako Diyos. Amen. Na ito ay nga spirito. Nagakunay di kabuso. Di anak belongs to God. So nga iti sabali ko pa na kay salita. No acceptarin tayo nagiging banbanag na nagapukin ni ako Diyos. Ngayon sud natin mang mentor ka na tayo. No acceptarin tayo nagiging banbanag na nagapukin ni ako Diyos. Ngayon sud natin mang tubay ka na tayo. Ngayon sud natin mang aramid ka na tayo nga nasaya at itigyan di ako. Tap na patyan tayo nagiging karakalit di ako. By faith. It is only by faith. We will be considered as righteousness in the presence of God. Amen. Amen. Praise the Lord.
So, awan pikir no dito. Amen? Amen.